only question I'm asking you is that if you offered financial contribution, I did not say it's a settlement. You're putting words into my mouth. Mr. Chair, I move that he be cited in contempt. Hindi napigilan ni Senate President Pro Tempore Jingo Estrada na maglabas ng contempt order laban kay Independent Entertainment Director Jojo Nones dahil sa pagsisinungaling sa pagdinig ng Committee on Public Information and Mass Media. Agad na maipinasa ilalim ni Committee Chairman Senator Robin Hood Padilla sa kustudiya ng Senate Sergeant at Arms si Nones. There is a motion to cite Mr. Jojo Nones in contempt. Without any objection, the motion is approved. So ordered, meron pong motion para patawan si Jojo Nones ng contempt. Dahil wala pong nag-object, pinapayagan po ito at pinag-uutos. Sergeant at Arms? Hindi pwede. Bring him to the detention cell. Booking na, ayaw pang umamin. Every day with si Attorney Annette na confirming that they were offering financial contribution to a charitable institution of Ninos Choice. And he declined. And then I was asking him, answerable ba yes or no? Did you offer any financial assistance to any charitable institution? Kaya yung dinidinay, meron na affidavit. Ito sinabi rin ni ang di umano'y alok ni Nones ay ibinahagi na ni Ninyo Mulak sa ikalawang pagdinig kung kailan muli niyang nakaharap sina Nones at ang scriptwriter na si Richard Cruz. Sinabi ng senador na mas nababaon si Nones sa kanyang palagay kung magpapatuloy ang pagsisinungaling nito. Lagi siya lang nagsisinungaling. May drugs pa yun po. Dinidinay niya yung nagbigay siya ng 500 peso bill folded like a straw. Tapos pinahit niya yung bata, pinasingkot niya yung bata. The first time lang nung bata. And there was really sexual abuse. And they kept on denying it. Ayon kay Estrada, si Nones lang ang nasa it in contempt dahil hindi naman nagsasalita si Cruz, ngunit anya, posible ito. Hindi naman sasalita isa eh. Diba, baka sumunod na rin yan kasi yung tungkol sa sexual abuse, sexual assault. Ito, kasi pag binasa ko lahat, malaswa. It's not for public consumption. Yung talagang ginawa, detalyadong ginawa sa bata. Humarap online sa pagdinig si Sandro Mulak matapos na formal na ihain sa Department of Justice ang kanyang mga reklamo. Ngunit nangatwiran na hindi pa siya handa na ibahagi sa publiko ang detalye ng kanyang mga ibinibintang kina Nones at Cruz. Gusto mo ba i-narrate lahat yung ginawa sa iyo? Hindi. Kasi nababasa lang namin sa Facebook. Yes po, hindi pa po ako ready to get into details po, Your Honor, kasi hindi pa po na babasa ng kabilang kampo po yung reklamo po namin. Nahihirapan po ako ikwento po yung buong details po. Okay, kilala mo yung dalawa? Si Jojo Nones and Richard Cruz? Si Sir Jojo lang po yung kilala ko. Si Richard po, nakilala ko lang po that night. That night, yung Richard? Yes po. During? Nung madaling araw po nung nangyari po lahat yun. Ang singer na si Gerald Santos humarap din sa pagdinig at kinumpirma na siya ay ginawa ng kahalayan ng isang musical director sa isang programa sa GMA7 halos 20 dekada nakakalipas kung kailan ay 15 anyos pa lamang siya. 2005 po nangyari and nilabas ko po ito noong 2010. Why did it take you 5 years? Dahil po sa takot po, sa kahihiyan, dahil po nung time na yon ay hindi pa naman po katulad ng panahon po ngayon na mas open na po ang lahat. And you should have filed the complaint immediately after that you were sexually harassed. Ang nangyari po kasi noon, Your Honor, ay
Wow, gusto po namin mag-pursue ng legal action. But yung nakausap po naming lawyer at that time, parang tapos na raw po yung prescription period. Kwento pa ng singer, tila mali pa ang pagsusumbong niya sa mga taga-network dahil sa halip na tulungan siya ay tila nais ng mga ito na ipagkibit-balikat na lamang niya ang lahat. Dahil hiyang-hiya po talaga ako, lalo na po nung panahon na yun dahil nung dinulog ko nga po ito noon, yung mga nandun po sa loob ay parang dinidismiss lang po nila yung sinabi ko na parang mag-move on ka na lang kasi kalakaran yan dito. Nililabel pa po nila ako na homophobic daw ako kaya ako nirereklamo yung tao. Anya, umabot na siya sa punto na nais na niya magpakamatay dahil sa pangyayari. Bagamat anya, nais pa rin niyang kasuhan ang gumawa sa kanya ng kahalayan. Natatakot po talaga ako and wala po akong means. Your Honor, ako po ay naniniklood po ako sa inyo. Tatulungan niyo po ako kasi tagal ko na po nitong tinago lang po sa ano ko po eh. Yung after po nung no, that's why we're... Yung after po nung nagreklamo kami sa GMA, nung natanggal po ako sa GMA, talaga halos gumapang po kami para lang mabuhay yung karir ko. Dumating po talaga sa point na parang gusto ko na rin pong tapusin po yung buhay ko kasi po ako rin po yung breadwinner ng family ko. So, hirap na hirap po talaga ako kung paano ko po itataguyod pa rin yung family ko na napigilan po yung mga opportunities po sa akin. Sinuspindi na lamang muli ni Padilla ang pagdinig ukol sa mga nangyari kina Sandro Mulac at Gerald Santos sa mga kamay ng mga tao na dapat ay tutulong sa kanilang showbiz career. John Scosio, Radyo Inquirer Online, Bayang Nagtatanong, mamaya nag-uusisa.